Alam niyo ba na ang buong arkipelago ng Pilipinas ay pag-aari ng iisang pamilya lamang? Kalokohan! Paano nila naging pag-aari ang Pilipinas? Bakit sa napakahabang panahong lumipas ay ngayon lang lumitaw ang pamilyang ito? Baka naman ito'y gawa-gawang kwento lamang ng ilan upang linlangin at pagsamantalahan ng publiko para sa pansariling kapakinabangan. Ilan lamang ito sa mga tanong at duda sa tuwing maririnig ang kwentong ito. Pero sabi nga, pag may tanong at duda, may dahilan upang magsiyasat. Ang buong arkipelago ng Pilipinas bilang pagmamay-ari ng isang pamilya ay masasabing hindi kapani-paniwala. Hindi talaga kapani-paniwala. Pero ito ay may katotohanan. Sa katunayan, ang kwentong ito ay suportado ng mga sumusunod na katibayan. Titulo, Desisyon ng Korte, Writs of Execution, Sheriff's Return, Anotasyon sa likod ng mga titulo, Sertipikasyon ng mga opisyal ng gobyerno na nagpapatunay na ang mga titulo ay hindi peke. Ang 21 volume ng mga dokumentaryong ito ng korte na nagpatibay sa kwento ay hindi maaaring pansipikahin. Pinatotohanan pa ito ng ilan sa mga dating Solicitor General at kinalaunan naging mga mahistrado ng Korte Suprema na sina Felix Macasyal, Antonio Barredo at Hugo Gutierrez. Naging tagapagtanggol naman ng pamilya ang ilan sa mga tanyag na abogado sa kasaysayan ng Pilipinas tulad nila dating Presidente Ferdinand V. Marcos, dating Senador Lorenzo Tanyada, Claro M. Recto, Jose Diocno, Emmanuel Pelaez, Jose Yulo Sr., Virgilio Papa. Sa kasalukuyan, ang tagapagtanggol ng mga Talyano ay si Attorney Homobono Adaza. Ang mga nabanggit ay kilalang mga respetado at mahuhusay sa larangan ng abogasiya sa bansa na hindi basta-basta naniniwala ng walang batayan. Maaaring ang kwentong ito ay babago sa takbo ng kasaysayan na nakatala sa mga libro, kung saan namamayani ang bersyon na tayo ay nadiskubre lamang ng mga dayuhan. Subalit naririto na sa buong kapuluan ang ating mga ninuno bago pa man dumaong sa mga dalampasigan nito ang mga dayuhang mananakop. At sila ay pinamunuan ng isang pamilya na ngayon ay sinasabing may-ari ng Pilipinas. Sila ang mga angkan ng Tagayan Talyano na kasalukuyang kinakatawan ng tagapamanang si Prince Julian Morden Talyano. Pero teka, papaano ba nagsimula ang kwentong ito? Bago pa man ang pananakop ng mga Kastila, ang buong arkipelago at ang mga isla ng Guam at Hawaii ay nakikilala bilang Maharlika. Ang Maharlika ay isang kaharian sa ilalim ng angkan ng Tagayan Talyano mula 9 na siglo hanggang 15 siglo. Isa sa mga hari ng Maharlika ay si Haring Luisong Tagayan Talyano, ama ni Raja Lapu-Lapu at Raja Soliman. Tulad ng iba pang kaharian, ang mga lupain ng mga hari at pamilya nito ay pinapasa at pinamamahagi sa mga kasunod na henerasyon ng kanilang angkan. Ganito ang nangyari sa buong arkipelago. Nang sakupin ng mga Kastila ang arkipelago, naging malawakan ang pangangamkam ng lupa kasabay ang pagpataw ng mataas na buwis. Dahil dito, ang mga tagapamana ni Haring Luisong Tagayan Talyano ay umapila sa reyna ng Espanya laban sa pangangabuso ng mga Kastila. Bilang tugon, iniutos ni King Philip na ibalik ang pag-aari ng buong arkipelago sa angkan ng Tagayan Talyano. Noong
1762, dumating ang British Royal Army sa Manila upang labanan ang mga puwersa ng Kastila. Noong 1764, natalo ng mga Briton ang mga Kastila. Ang British government ay nag-issue ng Royal Decree Protocol 01-4 batay sa mga batas ng West Indies na nag-amyenda sa karapatang ari ni Haring Philip ng Espanya sa Pilipinas at iginawad ang karapatang ari ng arkipelago sa mga angkan ng Tagaytayan-Talyano. Ito ay kinilala ng Espanya pagkatapos ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng mga royal government ng Espanya at Bretanya. Nang matalo ng Estados Unidos ang Espanya sa Battle of Manila Bay, tinapos ng dalawang bansa ang digmaan sa pamamagitan ng pagpirma ng isang kasunduang nakilala bilang Treaty of Paris, kung saan ipinagbili ng Espanya ang Pilipinas sa halagang $20 million. Ang nagbayad ng nasabing halaga sa pamamagitan ng US gold coins ay si Don Esteban Benitez Talyano. Ang Oficina de Cabildo ay kinilala at pinagtibay ang Royal Decree Protocol 01-4 at nirehistro bilang titulo de compra pabor kay Prince Lacan Acuña Ulrihal Bolkiya Tagaytayan-Talyano. Si Don Esteban Benitez Talyano ay lolo sa tuhod ni Prince Julian Morden Talyano. Sa ilalim ng gobyernong Amerikano, ang pag-aari ng angkan ng Talyano ay pinagtibay pa nang ipasa ang Act No. 496 na nagtransforma sa titulo de compra bilang Torrens Title. Sa bisa nito, kinilala ang titulo ng mga Talyano bilang Original Certificate of Title or OCT 01-4 noong 3 ng Oktubre, 1904. Ang Torrens Title ay hindi maaaring kansilahin kahit lumipas ang milyong-milyong taon. Mangingibabaw ang karapatan ng may-ari ng titulo sa pagpapaalis ng sino mang umuukupa ng lupang nasasakupan nito. At ang Torrens Title ay hindi maaaring talunin ng anuman o sino mang may titulo. Sa Pilipinas, walang titulo ang inisyu bago pa ang OCT 01-4. Ang lupa ang isa sa pinakamahalagang kayamanan ng tao. Pero ito ay higit pa sa kayamanan. Ang lupa ay buhay. Kaya naman hindi na mabilang ang mga nagbuwis ng buhay laban sa iilang umaangkin ng lupa na kung tutuusin ay hindi naman kanila. Pero ilang buhay pa ang kailangang mawala? Ang kwento ng mga Talyano ay kwento ng Pilipinas. Kwento ng mga nakararaming Pilipinong nawalan ng karapatan sa lupa sa sarili nitong bayan. Ipinagtatanggol ng mga Talyano hindi para sa sariling interes lamang. Ang hinahangad ng pamilya ay maibalik ang lupain ng Pilipinas para sa kapakinabangan ng mayoryang Filipino.